Hello guys, yan. Ayan. Sa mga taga Pulilan, Bulacan, kung may nakita kayong aso na ganito, yan, si Sisi, ay si Cholo, at saka si Chuchay, yan. Sana ikontak nyo po kami, kasi masakit din sa amin ang part na nakawala ng aso namin. Sila yung sa mga nagsabi na bakit kami pinampun. Hindi po madali yun sa amin kasi inadali po kami. Yung inupahan namin na niloko kami. Tapos napunta kami dito kasi maingay talaga to. Maingay talaga yun sila pag may tao na nakikita na hindi nila amo. Hindi. Yung partner ko din. Hindi din nakakatungo minsan. Ako, kahit anong, kahit pinatagal ko yung loob ko, pero masakit pa rin ko. Nakakain ba sila ng two times a day? Kasi si Chulo, ito, yung lalaki yan, takot po yun sa kulong pagkidat. Kailangan niya yung nasa kwarto namin kasi para minsan matatakot pa nandyan kami. Si Chuchay naman takot yun sa ulan. Pero pag tawagin nyo po sa pangalan nila, sabihin nyo, Chuchay, pasok sa loob ng bahay, papasok po yun. Kahit hindi kayo, amo niya, pag sabihin nyo, pasok sa loob, buksan nyo yung pintuan, papasok po yun sa loob. Hindi po yun pag hawakan nyo po yung kanyang, pali. Kasi, yung nakakuha sa kanya, mahal na po siya. Siguro, umulan kasi noon, nung paglipat namin umulan, siguro matakot yun kasi matakot din yun sa ulan. Sa mga taga-tumilan, baka may makakita kayo sa aso na itong dalawa. Sana ipotak niyo po kami. Hanapan na lang namin siya dala ng talagang bahay talaga. Niluko lang talaga kami sa bahay na una namin nilipatan. Pero, ma'am, magkikita pa rin tayo. Ire-reklamo ka sa ginawa nyo sa amin. Hindi pa basta nagbayad ako ng malaki para sa aso at tinanggap nyo po kami. May mga skin shot pa po tayo. Tinanggap nyo kami nung hindi ka namin pinahiram ng pera. Yan, ginaganyan mo kami. Alam mo naman na madami akong aso, kailangan ko sila kainin. Hindi pa pwede na yung pagkain ng aso ko. Kahit kami, yung ulam namin, sa minas, yung mga aso ko, ulam atay. Inuna ko sila talaga kasi mahal ko sila, mga anak ko sila eh. Hindi basta-basta na. Kahit nag-break kami eh. Pero yung dalawang aso ko, yun ang una. Yung una namin aso ng partner ko, ito sa nila. Sila ang kasama-sama namin kung saan kami ilipat ng bahay. Mataba yun. Mataba po yun si Chulo at saka si Chuchay. Mataba po sila kasi sakto sila sa kain. Ang talagang issue lang po doon talaga, pag hindi ka amo niya, hindi ka titigilan sa pagtakon. At saka, kung amo ka naman niya, pag marinig nila yung motor mo lang, tatahon sila. Pinapaalam sa mga kasama niya na nalumating na ang kanyang amo, ganun po sila. Si Chulo naman, pag sinabi mo, Chulo, pasok, papasok po yun sa noong ng bahay talaga. Hindi yun matapang si Chulo. Si Chuchay lang talaga matapang pag hindi niya talaga amo. Pero pag once hawakan mo yung tali niya, sisigurduin ko sa inyo na kikilanin kayong amo doon. Kaya sa mga taga-Pulilan, Pulilan Bulacan, kasi dito siya nawala sa Pulilan. Sana po, ikontakto po kami sa dito sa page. Kasi ngayon lang po din kami natapos sa pag-arrest ng namin mga gamit namin. Kasi ako hindi nakakatulog din. Nasasaktan ako kung lobo, tinatayin nila, baka kumain ng basura. Magkanggalis sila. May mga vitamins pa din sila. Sana po, maintindihin niyo po kami. At saka sana may mga kita. At saka mamisin niyo po kami kung nakita niyo po. At saka makuha niyo po sila. Pinipinipin mo po namin na po, parang bigyan po kayo. Kahit pa paano, pero hindi lang po ako sabi kung magkano. Kasi
Hindi naman po kami mayaman eh. Masalag sa akin, mabalik yung aso ko. Hindi kasi pwede ito. Hanapan lang po talaga namin ng shelter na ano, na pwede namin kunin pag may bahay at ang... Sana po, pwedeintihan niyo po kami. Masakit na rin sa part namin na natawala yung aso mo. Talaga, baba ko, ano, akala ko kasi yung bicycle driver na tinakyan ko, kasi sabi niya, doon ilalagay lahat sa kanila yung bahay. Hindi pala, namimilang pala siya ng aso na ano, ng ikikip. Yung tinip niya, ito yung tinip niya, sobrang bait po yan. Tapos, yung dalawa, binigyan niya sa mama niya, tapos ito kawala. Yeah. Kaya sana may mga taga-tuloy lang Bulacan na mag-report sana po. Sana po, ihisin niya po ako sa FB. Kasi, hindi po ako nakatulog eh. Umiiyak din po ako kasi nasasaktan po ako. Hindi lang yung aso, part yun ng aming pamilya. Kaya sa mga sabi na, bakit ganito lang yan? Hindi po kasi, bawal po talaga dito. Yung manatong aso, malalaki kasi yun. Okay lang yung pagmaliit. Okay lang po talaga pagmaliit. O pagmanatong aso talaga, yung bawal talaga. Kaya yung lapan namin sila ng shelter naman eh. Para pag-uwan sa mga makapahay kami talaga. Napalitan ko sila at saka magbibigay naman po ako ng ano eh. Yung patay nila doon po. Kasi kada sa amin eh. Sabihin din ko naman po, maraming salamat po sa mga followers na nyo dito sa page. Sana po makishare na po sa aming YouTube. Maraming salamat po.